ito yung pinaka-last actually, no, na na activity natin for the week. Then the next will be on pool area, no? So I'm sure sa inyo, no, mostly sa inyo ay totally enclosed yung gamit sa barko. No, sa passenger ship, same thing, pero malalaki yun. Mga, siguro mga 150 capacity yun. Malalaki, no? So yung passenger ship again natin, passenger, malalaki yun, no? Malalaki, no? But still same procedure, no? So, ituro natin ngayon dito yung pinaka-basic, no? Basic na masusundan nyo kahit kayo lang mag-isa, kaya nyo mag-launch ng lifeboat, no? Basta, in sequence, sundan mo lang. Hindi ka mawawala. No? Yung pinaka-basic. Kung meron mang additional procedure, yun as per SMS. No? SMS. So, gamitin natin yung synchronyms na to na Patola Habadre. Patola Habadre. Medyo awkward pakinggan, pero madaling tandaan. No? PA. Stand for painter. Yun. No? PA. PA. So, mamaya, dalawang tao standby doon, forward painter and up painter doon. No? I-release natin. Up to the, hanggang doon sa waterline. So, PA. TO. TO stands for toggle pin. Toggle pin, other terms for safety pin. Ito yung mga yun. So, lahat ng mga pin na merong lock, no? Toggle pin. Safety pin. No? Toggle pin, no? So, patola. Lashing. Ito yun, no? So, maaaring doon sa barko nyo, wala kayong center lashing, pero meron kayong ibang lashing like itong gripes. Tandaan nyo pa ba, meron doon sa barko nyo na merong maliit na turnbuckle? Naka-attach siya doon sa may parang imbis na wire, pero ano siya, line, parang nylon line. Kasi, in case na magano, pwede mo siya putulin. No? Pero yan, itong gripes natin, hindi siya naka-secure totally, ha? Kasi pag once nag-swing itong itong arm, mag-i-slip siya dyan, kusa siyang mabibitaw. Yun ay for emergency. No? Kaya lang natin nilalagyan ng turnbuckle para at least ma-secure as serve as lashing, of course. No? Kasi pag hindi mo inariyahan yun, pipitik yun, boom. Na experience na ba 'yon? No? Pero po emergency kailangan talaga ng marinis. Kaya hindi siya nakasigur. So patola ha. Harbor pin or harbor bar sa iba harbor hook. Nasa taas, 'di ba? Tandaan niyo pa ba kung sa barko niyo? Merong hook doon sa taas. Meron siyang pin, tanggalin mo pin, i-release mo nang ganoon. Dito wala siyang hook, pero meron siyang bar. Itong bilaw. Gets, no? So, meron siyang pin. Tanggalin mo yung pin. Tanggalin mo yung bar. Magkabilaan yun doon. So, ang purpose lang nun, para hindi siya accidentally mag-release. Halimbawa, parang lock, no? Pipigil siya. Halimbawa, may nagtaas na ito. Harang yun. Hindi, magsuswing yung arm mo. Safety. Same thing yung hook doon sa barko nyo, yung ibang design, hook doon, ganun din. It prevents accidentally release of David arm. There, that's the purpose nun, no? So, patolaha ba? Battery charging wire. No? So, usually, ang ano doon, yung naka-assign doon si electrician, no? Tatanggalin niya. Sa tanggalin niya, tinanggal na nila dahil nag-blower si mga doon. No? So, again, no? Dalawa doon, dalawa sa painter, toggle pin, tatlo, isa, dalawa dito, hawak ng ano, i-release niyo ito mamaya, lashing, then dalawa sa harbor bar, dalawa din sa kabila, then, battery charging wire, okay na, natanggal na, haba, dre, Patola Habadre. Yung dre, yung D-R-E. So yung D, yun yung drain plug. Ito yung drain plug natin, no?
Tingnan nyo, no? Yan! Yan, yung mga newbies, no? Newbies! Yan, yung ating ball na black, no? Black ball. Floater yan, no? Floater. In case na waterborne siya, dudutang siya, pasok siya dun sa may butas, then hindi na papasok yung tubig. Pero, it doesn't mean 100% na, ano, no? Na doesn't mean 100% na sealed na siya. Kasi every time na magsiswell, sasayaw-sayaw kayo ganoon, same thing yung bola nagbubog. And water will seep in. No? Kaya meron kayong hand pump dun sa taas, sa loob. Nakita nyo kaganina. May hand pump tayo, di ba? Tinesting natin. So that's the reason. Ngayon, or emergency yan. Ngayon, pag meron ka ng time which is nandun na kayo sa loob, then that's the time na ipa-plug mo na yun dun sa loob. Meron siyang talagang plug. Yun, 100% walang sip-in ng water. No? So nakita nyo, meron siyang tatlong butas. Yung great lug. Meron siyang itong isa, ito parang strainer. Okay, itong strainer, parang strainer na to, ito yung window for cooling. Cooling yan. So, diba sabi natin, yung engine natin, wala siyang radiator. No, parang sasakyan, no, may coolant. No, dito siya kumukuha ng tubig. Yeah, direct no? Cooling. Direct. And also same, dyan din siya kumukuha ng water for sprinkler. Gets, no? Then, itong isang butas na to, this is for hook mechanism, yung diaphragm, on load, off load, gets, no? So once waterborne yan, papasok sa loob yung tubig, no? Yung tubig pasok sa loob, no? Ipupush niya by pressure yung diaphragm, kaya once you take out the lever, yung kulay pula, natandaan niya na hanggang tayo, no? Smooth na yun, wala siyang resistance. Pero, pag sinabi nating on load, naka-beating siya ng 1 meter above water. Ha? Bakit kaya 1 meter above water? Any idea? But hindi all the way na lang, pwede na yun. Kasi kung nagsiswell yung tubig. Yun. Ang iniiwasan natin doon yung swell. Ano, ibig sabihin, sasabayan mo yung swell. Ha? Kasi mahirap magbaba ng life buoy, magtanggal ng hook once nagswell. Maaring isa naka-release, yung isa naka- hook pa. Ano mangyayari sa inyo? Babalagbag kayo? Perpendicular then capsize. So, that's the best thing, no? Pag amaswell, 1 meter above water, ang gagawin nyo doon, yun ay on load, manually mong tatanggalin yung lever doon sa taas, sa loob, yung pulipulan. No? Nakalagay doon, break the grass, no? Sukbitin mo yung kulay green na lever na nakapigil doon sa handle niya, then kusa siyang magre-release, boom, simultaneously babagsakin nila, bang, 1 meter above water. Clear. Clear, sir. Ganyan, no? Kaya yun yung tinatawag nating on-load. Of course, you expect resistance yun. Mayroon siyang resistance. Kasi yung force nun nasa hook. Gets yun, gets, no? So, again, no? Once na naka 1 meter above water ka, no? Nag-start ka na ng engine mo, as much as possible, may baba mo na, no? Within 5 minutes. Bakit? Overheat. Oh, mag-overheat kasi una, wala siyang, walang cooling. Walang cooling na nasa suction siya. Kaya, within 5 minutes, dapat may lower mo na kagad yun, may waterborne mo na kagad siya. Otherwise, yung engine mo mag-overheat na. No? Nasa exam nyo nga yun eh, di ba? Matatandaan pa ba? No? So nasa exam yan, no? Which is 5 minutes ang sagot. No? Tama ba? Di lumabas. Di lumabas. So yun yun, no? So that's the thing, no? Yan yung pinaka ano, power safety procedure. Okay, so ready na tayo. Mamaya, testingin natin pag nag-recover tayo itong mga limit switch. Testingin natin, no? Limit switch. Okay, sabi ng DRE, no? DRE. Drain plug, ano yung R? R, ito yun, no? Remote release wire. Ito. No? Yan, ito nakakabit doon. No? Mamaya, testingin natin 1 meter above water, no? By using remote release wire. So, yun, ang iba, ang ginagawa, dun sa taas, sa loob. No? Pag walang lowerer na maiiwan, sa loob. Pwede, no? Mamaya, testingin natin yung nandito. No?
So 1 meter above water testingin natin. Okay. Then what else? Yung last E. Ito na 'yon. Embarkation ladder. Huh? Embarkation ladder. So kahit sabihin mo no, may walang natira na lower air, still you have to pick up the ladder. Para at least ano, in case na you wish to come back. So na-observe niyo, hindi naman lumulubog yung barko. Then malakas yung swell, halos kanas-kanas na kayo dun sa loob ng lifeboat, and you decided to come back, at least nandun na yung meron kayong ladder na akitan. Paano ngayon kung wala? Diba? Pero usually, ina-ariat ako dahil meron kayo natirang lower air, si Boson. No? So, kumpleto na, no? Pa, to, la, ha, ba, dre. No? Medyo awkward, but madaling tandaan. Baga, that's the basic. Kung maaaring meron pa kayong special o additional procedure, that's as per SMS nyo. No? Clear? Clear tayo dun, no? Yes, sir. Ay, yung drinks natin, ha? Every week nga, no? Yan ay as per SMS din, no? But as per SOLAS, once a month, one par drill, one boat drill. Clear? Clear. Okay, so, okay, assign natin, no? Dalawa dun sa painter. Standby. Paki-release, oh. Sundan natin, oh, pa. Pa. Painter. Sundan natin, painter. Dalawa doon. Ayan. Dalawa, release. Ito yung painter natin. Ito. Ito la. Ito. Ito. Dalawa, no? Hawak nito, baka pumili kasi. Ayan, ito. Ito. Isa pa, isa pa na. Ito pa na, sir. Luwagan mo muna, sir. So, okay na yung pa. Painter. Release painter. Release na yung painter. Yes, sir. Release. Hanggang sa tubig, sir. Ang tubig daw. Yun. Okay. Paano susunod? Okay na yung pa. To. To. O, to naman. Ito yung to. Tanggal. Tinanggal na yung pin. Lashing. Ayun, lashing naman. Ha. Harbor pin. Harbor pin. Dalawa. Harbor pin. Hawakan mo lang, baka bigla mo mapasok. Ayun, ayun. Harbor pin. Tignan natin, harbor pin. Ayun. Alright. So, patola, ha, ba. Battery, okay na? Okay. Yung drain na lang, no? Yung drain plug, okay na? Drain plug, okay na rin. Yung remote wire, mamaya testingin natin pag 1 meter above water. Huh? Clear. Okay? Clear. O, clear tayo, clear. O, clear. Ano lang tayo, no? Sagot lang tayo kay Ma'am Mika, no? Sa kumad niya. Okay. Okay. All lights clear? All lights clear? Yes. Clear. Clear. Sir, mag-response po kayo. Clear. Or clear. 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 Okay. Yun. 1 meter. Assuming lang daw, 1 meter. On load. No? Meron pa siyang 1 meter above water. So, kailangan na, let's say, nag-start na tayo ng engine within 5 minutes, dapat may lower na natin. Okay. So, gamitin natin yung remote release wire. Yun. Pwede rin yung nandun na yun, no? Yun. Pag nandun kayo sa loob. No? Pwede, may triangle yun sa loob, no? Or, okay. Ito. Okay. Ready to lower, no? Waterborne. Okay. Waterborne, no? Pansin nyo, meron ka extra kadena. Usually sa barko natin, strap yun. Yan yung fall preventer. Ha? Diba? Which is part na siya ngayon ng lifeboat. Dati, optional. Kasi ang dami na kasing nangyari na aksidente. Especially when naglo-lowering. O kaya yung recovery, no? Minsan nandun na, naka-recover na, no? All of a sudden, biglang nag-release. At least, kung meron kang fall preventer, meron ka pang safety line. No? Hindi ka aaba ka ba. So dito, nilagay namin yung kadena, which is sa inyo, straps. No? Straps. So,
Make sure pag naglo-lower at saka nagre-recover, nakakabit 'yon, no? Get tied on. Okay. So waterborne na siya, no? Pasok na 'yan. So all offload na. No? Clear? So recovery. Okay, now we start recover, no? So pag recover, gamitan natin ng electric. No, yung electric winch natin. Right, this motor. No? So ikaw na, sir, no? So yung sa may painter natin habang binibira yung ano, live bolts, same thing, no? Isaan nyo rin yung ano, evap din yung ano, full painter. Okay? Clear tayo doon, sir? Okay. Okay. Okay, sir. Okay, ready ah. Okay, one. Ready. Nasa kanya. Ang lakas ng kanyang daliri. Grabe, oh. Nayaangat niya yung live bolt. Isang daliri lang yan, no? Distance, no? Or ngayon, ika-crank natin ngayon. Manual crank o yung maniketa or crank. Cranking. Yeah. Yun naman ang cranking. Okay. Itong crank na to, meron din siyang safety features, which is yung trip-off switch. Ito. Yan, no? Ito. So ngayon, let's say, naka-position siya ng ganito. Okay. No? Hindi ma... Under yon. Ngayon, pag tinanggal ko ito, hindi na magagamit yung kahit anong pindot ko doon sa winch, shut off yon para maiwasan safety. Habang merong nagka-crank. Tapos merong suddenly na aksidente nag-press, so of course, sasabay yun sa motor. Ano mangyayari? Yung lever hahampas doon sa face mo or aksidente, which is marami nang nangyari. Kaya yun, naglagay na ito lang. Safety. So, ganito, no? Hindi siya naka-engage doon. Kahit anong press ko doon sa winch. Cut off yun for safety. So, make sure lang, pagdating nyo sa barko, baka kumpiyansa kayo, merong ganun. Kung pala wala, at least aware kayo. No? Aware kayo habang nagka-crump ka na gano'n. Na walang limit switch. Pero kung may limit switch or trip-off switch, ganun pa rin. No? Be aware. Kasi, every time na ano work nyo sa barko, everything is hazard, everything is their service. Huh? So, be aware. Anyway, kaya na meron tayong risk assessment. Clear tayo doon? Yes, any question? Yun. Question. Oh, ay, kailangan ko ng person na mag-ano. Cranking. Yung medyo malakas. Malakas sino? Hindi malakas kumain, ha? Sino yung malakas? Mamaya pa yan. Malakas. Yan. Ay, secure daw muna yung harbor pin. Yan, pinakrank na. Dito malalaman niya. Wala pa yan, sir. Iba, sir, mga 500 na crank. yan na, malapit na. Ayan na. Sige pa, yan! Okay. Yung. Dito.
Doon naman, si secure doon. Body here, no? Yun, si secure. Sir, wait. Din muna, Greg. Curing. Dito, sir, sa kamay. Yan. Angat mo ko yun. Yan, secure. Secure. Pin, pin, pin. Okay, sir, drive. Matakhan. Pagay mo doon sa ibaba, sir. Iba. Okay. Yon. Okay. Okay. Isayin muna natin yung lashing natin. Then mamaya, i-release natin yung block sa JGR. Tapos yung ladder. Ladder na ata. Ito. Ay, ito. Ano pa ito? Hindi pa ba? Wait, wait, wait lang. Wait lang. Sir, sir, sir. Hindi na kaya. Yon. Ibilang yan. Ibilang yan. Hindi nyo kasi nagbibilang eh. Bilangin nyo. Eh talaga oh. Hindi kayo nagbibilang eh. Luwagan. Sir, luwagan. Pakaliwa. And then press pero yeah. Ah, no? Dito, angat. Okay. Angat, angat, angat. Ito, ito. Yon, yung pin. Pin. Pin, lagay mo na yung pin. And then, explain natin mga 20 kami. 20 kami mahigit. So, and guys, sana meron kayong natutunan, no? At least may idea na kayo kahit pa paano. Sa mga first timer na kukuha ng SCRB. At least meron na kayong idea. Okay, no? So now secured na siya. No? Pansin nyo, yung weight ng live boat, doon muna tayo, no? Tutubuhin. Pansin nyo, yung weight ng live boat, nasa wire pa rin. Kaya pag dito ginawa ko, tigas, no? Kasi, tisado pa, no? So, stress pa yung natin, yung wire natin. So, kailangan yung weight ng live boat, eh, mai-release natin, mailagay natin sa JVC arm. Paano? Ngayon, everything secured, tight na. So, i-release natin. Tingnan nyo ngayon doon para ma-observe nyo yung block. Tara, tara, tara. Sir? Dito tayo, dito tayo. Ayan, titignan natin. Ayan, no? Saglit lang mix ah. Makikita nyo yung black na yun na black, yellow, black, yellow. Meron siyang hook doon. Okay. No, nakaganon. So, nakahang pa rin siya. So, meaning yung wire pa rin ang humahawak sa lifeboat. Kaya pag ni-release natin yan, babagsak yung black, papatong siya doon sa hook. Which is okay. SOP na yun, no? Ginagawa natin sa barko para at least yung weight niya nasa David arm, wala sa wire. Okay? Right. Okay, ready, yeah. No? Ready. Observe, yeah, yeah, yeah. Ha? Observe. Observe natin. Observe. Okay, wait. Okay. Pam! Kita nyo? Ngayon, no? Nakapatong na ngayon siya doon sa David arm. Kaya makikita nyo, yung wire niya, wala na siyang tension. Tension, no? Para at least, no? Maisave right. Yung wire. Okay. Clear ba yun? Which is SOP, ginagawa natin yun sa barko. Especially yun. Pag bad boy. Ayos, ganun pala yun. Oh, ngayon, SOP na yan, no? Ginagawa, for the safety of course, no? Ating live boat. Kasi, ang mangyayari niyan, laging tension yung wire mo. Oh, ayan, tingnan mo. Wala na siya. Slack. Slack na siya. Ngayon, pag nag-release kayo, of course, kailangan mo i-crank. No? I-crank para itatransfer mo again yung weight sa wire. Then you can proceed to patola habang. Clear? Yun, clear. Yes, sir. Sir. No, it's time for you to ask question. Wala, sir. Wala? Sure? Question? Suggestion? Certification on Monday? That's on Monday. Sir, may question. Sir, may question nata dito, sir. Question. Sir, lunch. Lunch time after na activity. Ayun. Gutom ka na, sir. Skyflex lang siguro. Kaya ganina yung rowing mo. So, hintayin lang natin sila.
Babalik tayo doon. Okay. No? Alright. Hintayin natin yung, sino ba yung ano, last group na hindi pa nakapag-rowing? Taas ang kamay. Walo na lang yun, walo. Oo, sir. Kasama ako doon, kasama ako doon. Dalawang groups lang. Apat na rin lang sa atin. Ah, apat na una na. No, habang nag-ano. Parang matapos ata lahat. Okay, yung ano. Hintayin.